We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos niyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pinasok ng mga armadong lalaki ang bahay na pagmamayari ng pamilya ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III sa Dagupan City. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Pinasok ng nasa 10 kalalakihan na armado ng baril ang bahay na pagmamayari ng pamilya ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III sa Barangay Pugo Chico, Dagupan City. Ayon sa pulisya, unang nadatnan ng mga suspect ang kasambahay ng pamilya. Iginapusumano siya ng mga suspect gamit ang duct tape at hinalughog ang bawat kwarto ng bahay. Nilagyan ng tape yung kamay ng katulong at pinaupo sa isang sulok at nagbanta na huwag kang tatayo dyan hanggang 30 minutes. Bago ang insidente, pinasok ng mga armadong lalaki ang katabing bahay ng pamilya Guadis. Itong bahay na ito ang naging entry point ng mga lalaking armado ng baril. Bali, binuksan nila itong pinto at sinira itong ang pintong gawa sa bakal. Pagkapasok po dyan kasi, bubunga na agad ang compound ng bahay na pagmamayari ng pamilya Guadis. Basta ang sabi lang nung nagbante sa akin, bago umalis yung dalawa, yung Teofilo na yan, marami yung ano. Yun lang, pero galit. Yung Teofilo na yan, marami yung ano. Wala naman siyang binanggit kung ano-ano, basta maraming ano. Ayon sa pulisya, kinuha ng mga armadong lalaki ang cellphone ng kasambahay. Sinira rin nila ang mga CCTV units at tinangayang hard drive ng CCTV. Bukod sa cellphone ng kasambahay at hard drive ng CCTV, wala nang iba pang gamit ang kinuha o tinangay ng mga suspect. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Teofilo Guadis III na nababahala ang kanilang pamilya sa panloloob ng mga armadong lalaki. Nag-iwan ito ng trauma, lalo na sa kanyang ina na 71 taong gulang. Bilang chairman ng LTFRB, nakikipag-ugnayan si Guadis sa otoridad para mabilis na marisolba ang kaso. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng mga suspect sa krimen. Kumukuha na rin tayo ng aid ng teknika from the technical support sa mga CCTVs na nagkalat ito sa ating lungsod upang makita natin kung ano po yung sasakyan na ginamit nila. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Burol ng pinatay na barangay chairman sa Mangaldan, Pangasinan, inilipat sa barangay hall ng poblasyon. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Inilipat na sa barangay hall ang burol ng pinaslang na si Poblasyon Chairman Melinda Murillo. Buhos pa rin ang pakikiramay ng mga kaibigan at kakilala ng pinatay na punong barangay. Lubos ang pasasalamat ng mga naiwang kaanak ni Murillo sa pagmamahal at respetong ipinapakita ng mga nakikiramay. Ang buong pamilya ay nagpapasalamat sa constituent ni Kapitan dito sa barangay Poblasyon. Daman-daman namin ang pinapakita nilang pagmamahal. Sinuunang araw pa lang na nilipat namin siya dito sa barangay hall, dumagsa talaga kagad yung mga tao. Tatlong araw ang magiging burol sa barangay hall bago tuloy ang ihatid sa huling himlayan sa Linggo ng umaga, December 17. Nagpapatuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng SITG Murillo. Bukod sa activation ng Special Investigation Task Group, bumuo na rin ang trackers team ng Pangasinan PPO. Mayroon po tayong binuo na tracker team na magiging ito dedicated ng mga tao ito na tutulong sa pag-iimbestiga at the same time tutulong din po sa o pagmo-monitor kung nasaan na yung mga suspect natin. Sa ngayon, may mga tinitingnan ng anggol ang pulisya sa krimen. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon.
Phase 2 ng konstruksyon ng Banawang Road sa Calasiao, Pangasinan nasa 95% ng tapos ayon sa DPWH. May ulat si Claire Lacanilaw. Nasa 95% ng tapos ang phase 2 ng konstruksyon ng Banawang Road sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa DPWH, nasa 200 na metro na lang ang kailangang ayusin upang tuluyang matapos ang kalsada. Pagkatapos nito, sunod na aayusin ang drainage system. Yung kalsada po, yung PCCP po natin na carriageway, minor items na lang po yung matitira doon. Tapos nila yung kanal. Umaasa naman ang mga residente at motorista na tuluyan ng masusolusyunan ang kanilang problema sa baha. Malaking bagay may tutulong itong kursado ito pag natapos natin, makakuha na kami sa baha. Siguro may baha, kaunti lang. Ganun. Sana hindi na kami mababaha sana sa lugar na ito para makakuha na kami sa pupunta kayong bayan, makakuha kami. Ganun. Nahihirapan nga kami kasi sa dami ng dumadaan, traffic. Pero iniintindi namin kasi para sa kinabukasan namin sa aming barangay. Para kahit papano, pagbaha, hindi na siya mababaha. Tiniyak ng DPWH na wala nang magiging aberya sa proyekto. Target ng DPWH na tuluyan ng mabubuksan sa mga motorista ang Banawang Road sa January 2024. May New Year, matatanan na yun. May mga tumatanan na po doon. Okay na pong daanan yung kalating lane na matatanan na po. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Bumaba ng 50% ang presyo ng lowland vegetables sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center sa Urdaneta City. Ang detalye sa report. Araw-araw nang mibili ng panindang gulay para sa kanyang talipapa, si Mary Rose Antolin sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center sa Urdaneta City. Ngayong magpapasko, mabilis daw maubos ang kanyang mga paninda. Minsan namamahalan kami kasi mahal talaga yung presyo. Pero minsan din, katulad ngayon, may mura. Meron ding mahal. Kaya doon naman kami nakakabawi. Bumaba ng halos kalahating porsyento ang presyo ng gulay sa PAPTC. Ang siling Taiwan, dating nasa 130 pesos per kilo. Ngayon nasa 90 pesos na lang. Dating nasa 25 pesos per kilo ang presyo ng upo. Ngayon nasa 15 pesos. Bumaba rin ang presyo ng kamatis na dating nasa 60 to 70 pesos ang kada kilo. Ngayon nasa 20 pesos na lang. Nasa 70 pesos per kilo ang dating presyo ng talong. Ngayon nasa 55 pesos. Dating nasa 25 pesos ang kalabasa. Ngayon nasa 13 pesos ang per kilo. Bumaba din ang presyo ng ilang Highland vegetables. Ayon sa presidente ng Vegetable Traders Association, nakaapekto ang malamig na panahon sa produksyon ng gulay. Pero sapat pa naman daw ang supply. Hindi maangat. Pero yung mga nakaangat na, diretso pa rin ang supply. Samantala, nagsimula nang lumakas ang bentahan ng iba't ibang prutas sa Pangasinan. Wala pa namang paggalaw sa presyo ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ating alamin ang sitwasyon sa pagsisimula ng simbang gabi sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, handang-handa na ang mga simbahan para nga sa pagsisimula ng simbang gabi o Misa de Gallo mamayang madaling araw, December 16. Ayon sa Simbahang Katolika, ang simbang gabi ay itinuturing na well-attended mass. Ibig sabihin, mas maraming mga churchgoers ang dumadayong nga sa mga simbahan para makinig ng Misa sa partikular na panahon na ito. Ito nga ang simbang gabi. Dito naman sa St. John the Evangelist Cathedral, magkakaroon ng anticipated simbang gabi. Magsisimula yung Misa ng alas 6 ng gabi. Kaya sa mga oras na ito, kung makikita natin ay nagsisidagsaan na dyan sa loob ng simbahan itong mga deboto. Iyong St. John the Evangelist Cathedral ay kayang mag-accommodate ng mahigit 900 na mga bisita. Pero hindi lamang yan kasi yung inaasahan ng pamunuan ng simbahan na pupunta o dadalo ngayong Misa. Dahil pati itong kanilang compound, itong parking area mismo, inaasahan din na dito na pwepwesto yung mga makikinig sa Misa. Kaya ang
ginagawa ng pamanuan ng simbahan ay nililimitahan nila yung mga pumaparada dito. Habang magkakaroon din ng anticipated simbang gabi sa Minor Basilica ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag at inaasahan yung mga deboto mapupuno yung simbahan dahil hindi lang naman mga taga Manawag yung ang dumadalo sa misa pati yung mga kalapit bayan tulad ng Mangaldan, San Jacinto, Puzurubio, maging yung mga Tagalawak at Binalonan ay dyan din dumadalo sa misa. Pagdating naman sa seguridad, ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, handang-handa yung kanilang deployment team, no? Nasa mahigit 3,000 mga police personnel ang ipapakalat sa buong probinsya para nga sa holiday season. Kaya't nakapwesto din yung mga police natin sa mga strategic location gaya ng mga matataong lugar gaya mismo ng simbahan. At syempre dito naman sa Dagupan City, pinaigting din, pinalakas ang police visibility. At syempre, para naman sa mga dadalo sa misa, ang sabi ng Simbahang Katolika, kalakip daw sana ng pagdarasal yung paggawa ng kabutihan sa kapwa. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dahil daw sa kakulangan ng patubig, ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang nag-aaway-away na. May exclusive report si Jasmine Gabriel Galban. Ramdam na ng mga magsasakang epekto ng kakaunting supply ng patubig sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya gumagamit na ng water pump ang mga magsasaka para dumiretso ang daloy ng tubig sa mga sakahan. Ang problema, gusto ng mga magsasaka na magsabay-sabay sila sa paggamit ng water pump. Dahil dito, nag-aaway-away ng ilang magsasaka. Kaninang umaga lang, ilang magsasaka sa bahagi ng Barangay Maasin ang pinag-ayos ng Mangaldan Irrigators Association dahil sa problema sa patubig. Gusto nung isa siyang kuha ng tubig. Gusto nung isa siya rin. Kasi gusto niya silang mauna. Dapat kaya gumawa kami ng mga schedule na sa Lunes, diyan sa kabila. Sa Martes dito, ganyan ang ginagawa namin. Bilang solusyon, magpapatupad ng scheduling sa paggamit ng water pump ang mga magsasaka para matiyak na sapat ang tubig na dadaloy sa bawat palayan. Giit ng Mangaldan Agriculture Office na sa simula pa lang ng second cropping, inabisuhan na nila ang mga magsasaka sa kakaunting supply ng patubig dahil na rin sa epekto ng El Niño phenomenon. Yun din ang sinabi na namin sa Presidente na anticipated na talagang kulang ang tubig, kaya mag-program kayo sa other crops, yun ang advice namin. Pero yung sa patubig ay first come first serve basis po ang pagpapareserve ng yung sa mga water pump. Mula sa mahigit 2,000 ektaryang sakahan na tinatamna ng palay, mahigit 1,000 ektarya lang, katumbas ng 50%, ang natamnan ngayong second cropping. Imbes na palay, ilan sa mga magsasaka nagtanim ng crop water resistant gaya ng mais. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, nasunog ang dalawang warehouse sa Giginto, Bulacan. Mabilis na kumalat ang apoy dahil paggawa ng plastic ang mga warehouse na highly combustible materials. Isa ang patay habang isa naman ang naitalang nasugatan sa insidente na pawang mga stay-in na empleyado ng warehouse. 17 fire trucks ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy na umabot sa mahigit 6 na oras. Ayon sa BFP, umabot sa 160 million pesos ang naitalang danyos ng sunog. Inaalam pa ang sanhi nito. Magamang sakay ng motorsiklo, sugatan matapos dumiretso sa kanal nang mabundol ang isang aso sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Naabutan
ng news team ang mag-amang nirespondihan ng ilang kawanin ng MDR-RMO matapos dumiretso sa kanal ang kanilang motorsiklo nang mabundol ang patawid na aso sa bahagi ng barangay Dinalawan, Kalasyo, Pangasinan. Nagtamo ng sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mag-ama. Dinala sa ospital ang dalawa. Yung mag-ama papasok sa trabaho. Tapos nagmamadali sila, biglang tumawid yung aso. Nabangga nila hanggang sa dito na sila bumagsak. Pat yung aso nakatali o kaya nakakulong. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang may-ari ng aso. Ayon sa ilang residente, madalas umanong dahilan ng aksidente ang mga pakalat-kalat na aso sa lugar. Sana raw, masigpitan pa ng barangay council ang pagtali sa mga alagang aso at hindi pakalat-kalat sa kalsada. Sana yung mga may aso dyan, dapat sana itali nila o kaya ikulong nila. Para walang hindi makaperwisyo. Ayon naman sa barangay, pinag-aaralan na nila kung paano paigtingin ng aso mo, itali mo na ordinansa ng barangay. Mapipilitan na raw silang patawan ng penalty ang sinumang pet owner na lalabag sa kanilang ordinansa. Gagawa kami ng resolusyon naman na yung mga aso, itali. Para kung naksidente yung tao na kuan, hindi siyang magbayad doon sa kuan, makishare sa naksidente naman. Kasi dapat yung aso itali talaga. Maglalagay kami ng penalty, ma'am. First offense, ganun. Pag-usapan namin ng mga barangay council na kung makanong penalty po, ma'am. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, ating kilalanin ang asong si Will, isang 8 taong gulang na beagle. Pinarangalan si Will dahil sa pagkakahanap niya sa mga labi ng pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Sierra Madre na bahagi ng San Mariano, Isabela. Ayon kay Red Oliva Lim, na handler ni Will, nagtataglay ang aso ng great sense of smell and superior tracking instincts at veterano na rin sa mga search operation. Pinuri rin ang kasama ni Will na scent tracking dogs na sina Bekong at Drake. Saludo rin ang incident management team sa kanilang mga handler. Fixed rate sa mga shed, mahigpit na ipinatutupad sa Tondaligan Beach sa Dagupan City ngayon Christmas season. Ang detalye sa ulat ni Russell Simorio. Naglatag ng tent ang ilang bisita sa Tondaligan Beach sa Dagupan City para ma-enjoy ang Christmas break. Maaga na rin nag-beach banding ang pamilyang ito na dumayo pa mula Urdaneta City. Ay masaya eh. Kaninang alas 5 ng madaling araw pa yon, nandito na kami. Eh, kasi doon sa Urdaneta, malayo ang dagat, mainit. Kaya pumunta kami rito. Kasi nandito ang kapatid ko, inanyayahan niya ako dito na pumunta. Kaya masaya kami dito ay... Nagpatupad ang fixed rate para sa mga shed sa Tondaligan Beach Park. 1,000 hanggang 1,500 pesos ang sigil tuwing Christmas season at weekend, habang 500 pesos sa ordinaryong araw. Dumadami po, pero ang karamihan talaga pag Pasko, New Year, marami talaga. Binubli pa natin itong police presence, police visibility dito sa ating lungsod. Samantala, naglabas ng fixed rate ang Alamino City Tourism Office para sa island activity sa 100 Islands National Park ngayong Christmas break. Nasa 1,400 hanggang 4,500 pesos ang singil sa motorboat para sa island tour. 1,000 hanggang 500 pesos naman ang singil sa island activities gaya ng zipline, banana boat ride, helmet diving, kayaking at snorkeling. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng 135 units ng iba't ibang klase ng farm machineries para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ang mga farm machinery ay nagkakahalaga ng 398 million pesos na bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng pamahalaan. Nasa 88 qualified farmers, cooperative and associations mula sa 4 na distrito ng Dalawigan ang nakatanggap ng mga farm machineries. Laking pasasalamat naman ng mga magsasaka sa mga natanggap na tulong at farm machineries mula sa pamahalaan. Ilang kapuso artists makikisaya sa Kapuso Fiesta sa Narvacan, Ilocos Sur mamayang 8 p.m. Sundan sa ulat ni Gab De Luna.
Magpapatuloy ang party sa Narvacan Festival 2023 dahil isasagawa ang Kapuso Fiesta mamayang 8 p.m. kasama sina Sofia Pablo at Allen Ansay, Matt Lozano, TJ Marquez at Kapuso host May Bautista. It's Fun 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 Friday sa Narvacan New Farmers Market. Siyempre, magpapahuli ba ang mga Pangasinense? Bukas, December 16, dadayo sa San Carlos City, Pangasinan ang cast ng Love Before Sunrise na sina Bea Alonzo, Andrea Torres, Vince Maristella at Cheska Fausto kasama ang Kapuso host na si Kaloy Tingkungko. Makisaya sa kanila ngayong Pasko sa Kapuso Mall Show na gaganapin sa San Carlos City Town Center alas 4 ng hapon. At hindi dyan nagtatapos ang masayang weekend mga Kapuso. Dahil sa Linggo, December 17, magpapaningning ang Kapuso stars na sina Shira Diaz, Luke Conde, John Rex, Ara San Agustin, Sofia Pablo, Allen Ansay at Kapuso host May Bautista. Magiging star-studded ang inyong Linggo sa Kapuso Fiesta, alas 6 ng gabi sa Capitol Beach Park, Lingayen, Pangasinan. Kita kits Kapuso! Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Rider na sumemplang matapos mabundol ang patawid na lalaki na sagasaan ng bus sa Ilocos Sur. Sundan sa ulat ni Gab de Luna. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagsemplang ng rider matapos mabundol ang lalaking patawid sa kalsada. Pagsemplang ng rider, humandusay ito sa kalsada, saka nagulungan ng paparating na pampasaherong bus. Patay ang rider na si Eduardo Taan Jr., 34 anyos. Nangyari ang aksidente sa barangay Poblasyon Santo Domingo, Ilocos Sur. Actually, itong driver natin ng motorcycle na run over nga ng bus natin, sakto naman dito sa head part niya, sir. Daudawa mi sir, akang kami nagdaromen, dumawat kami lati tulong da, ta, tulungan da kam lang ang mga idolin, ta, tirigat tibiyag, sir. Kasalukuyang inoobserbahan sa ospital ang lalaking nabundol ng rider na nakilalang si Mauricio Tacon, 69 anyos. Alam naman natin na kung mga ganyan na populated areas or alam natin ang matao, tignan natin kasi dapat sana is magdahan-dahan tayo sa patakbo natin and be aware sa surrounding natin, baka may mga biglang tatawid lalo na sa mga crossing natin. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng bus na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Kasama si Norman Raka, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. CHD1 nagbabala sa posibleng kaso ng food poisoning ngayong kabi-kabilaan ng handaan. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng kaliwat ka ng handaan ngayong holiday season, nagbabala ang Center for Health Development Region 1 sa posibleng kaso ng food poisoning. Karaniwan kasing itatala ang kaso ng food poisoning sa tuwing may mga handaan, kaya mainam daw na maayos ang preparasyon ng pagkain para matiyak na iligtas itong kainin. Ang unang-una po nating ina-advise po talaga no, ay yung kalinisan po, una sa paghahanda ng ating mga pagkain, pangalawa kung saan po natin ito i-store no, at pangatlo, doon po sa mga kumakain. Ngayong araw, ipinagdiwang ang Christmas party ng mga estudyante sa Mangaldan National High School. Mahigpit ang monitoring ng pamunuan ng MNHS sa mga pagkain inihanda sa bawat klase. Karamihan, niluto ng mga estudyante sa kanilang mga bahay, habang ang iba naman, nag-order na lang ng pagkain sa mga kainan. Yung mga food nila, sila na mismo yung nagdala para for sure na safe po yung makakain nila. Bukod sa food poisoning, pinag-iingat din ng publiko sa iba't ibang sakit tuwing may handaan, gaya ng pagtaas ng blood pressure at kolesterol. Bagamat maraming pagkain, mainam pa rin daw na maghinay-hinay at isipin ang kalusugan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Iba't ibang festival presentations at cultural performances ibinida sa Manawag, Pangasinan. Sundan sa report.
Binigyang kulay ng ilang mananayo ang masayang selebrasyon ng Galikayo Festival. Sa pamamagitan ng iba't ibang cultural performances, tampok ang limang bayan sa probinsya. Nangibabaw ang galing at talento ng mga Pangasinense na bahagi ng pananirayutan pisasalamat ng Galikayo Festival 2023 sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Ang selebrasyon ng Galikayo Festival ay isang natatanging pagdiriwang ng pananampalataya, kultura at sining bilang pasasalamat at pagbibigay pugay sa Our Lady of Manawag. Ibinahagi ng Department of Science and Technology at Publishers Association of the Philippines ang mahalagang papel ng media sa agham at teknolohiya sa 27th National Press Congress na ginanap sa Luwag City, Ilocos Norte. Binigyang din naman ng chairman ng Publishers Association of the Philippines ang kahalagahan ng press freedom sa pagtalakay ng mga napapanahong issue sa bansa. May built-in oxygen tank, first aid kits at spine board ang sasakyan na ito na tinawag na Barangay Community Service. Ipinamahagi ito sa 39 barangays ng Vigan City at tig-isa para sa City Health Office, CDRRM Office at BFP Search and Rescue Team. Bahagi ito ng pagpapalakas ng DRRM Committee ng kada barangay kung saan 5 individual ang sumailalim sa pagsasanay bilang first responder. Gab De Luna, Warren, North Central Luzon. Tradisyon ng Lubenas ning Pasko, buhay na buhay pa rin sa Magalang, Pampanga. Narito ang report. Muling pinaningning at pinasigla ng makukulay na parol ang gabi sa pagdaraos ng Lubenas ning Pasko o The Novena of Christmas sa probinsya ng Pampanga. Ang Lubenas ning Pasko ay isang tradisyon sa bayan ng Magalang kung saan ipinaparada ang mga tradisyonal na parol patungo sa mga simbahan siyam na gabi bago ang Pasko para sa simbang gabi na nagsimula pa noong 1800s. It becomes not only a paraliturgical activity of the church but because of the longevity of the practice, it becomes a cultural heritage, an intangible cultural heritage for Kapampangans. Ngayong 2023, nasa 26 sa 27 barangay sa bayan ang sumali sa taunang tradisyon. Bawat parol ay gawa sa mga tradisyonal na materyales tulad ng papel de hapon, palara, kartolina, kawayan at iba pa. May formation din na sinusunod sa bawat parada. Dapat mauna ang krus na susundan ng 6 na pares ng parol at ang kanilang patron o santo at mga kabarangay na nagdarasal. We believe that parol or the lanterns are a symbol that we are redeemed from our sins, no? So it becomes a symbol of hope not only for Kapampangans but also for Filipinos. Ang Lubenas ning Pasko ay isa sa mga ipinagmamalaking tradisyon na sumisimbolo sa matinding pananampalataya ng mga Kapampangan sa Maykapan na siyang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Chris Oñiga, One North Central Luzon. Samantala, Chinese-style fried rice, patok sa Ilocos Norte, kakaibang execution ng pagluluto ibinahagi. Silipin sa report ni Gab De Luna. Kadalasan natatagpuan ang Chinese-style fried rice sa mga Chinese fast food restaurant. Ngunit ang food stall na ito na pagmamay-ari ng mag-asawang Joey at Carissa Marie, nililibot ang iba't ibang bayan ng Ilocos Norte upang dalhin ang Chinese-infused experience sa mga mamimili. Nagliliyab na apoy ang matutunghayan at tila may exhibition pa sa paraan ng pagluluto. Traditional na wok pan ang gamit na kilalang gamit sa pagluluto ng mga Chinese. Doon po, way back 2019, meron na po kasi namin sizzling business. So more on talagang nag-aapoy po yung mga plates, kaya medyo nasanay na rin, and then pinaktis po namin yung execution ng wok pan. Na naiengganyo sila na bumili ng mga products namin, lalo na nakikita nila yung execution on how we cook our products. Simple lang din ang mga sangkap sa fried rice. Ito ang kangkong, itlog, mixed veggies, powder flavoring, sauce at kanin. May iba't ibang toppings din na pwedeng pagpilian. Bagamat marami ang naeengganyong bumili, ibahin niyo raw sina Joey at Carissa dahil kumpara sa ibang negosyante, ayaw raw nilang ma-sold out. Hindi dapat nasa-sold out. Kumbaga, naka-ready dapat palagi.
tunay ngang kilala ang Pinoy sa pagiging madiskarte sa anumang larangan. May mga bagay man na hindi pa nasusubukan tulad ng mga pagkain sa ibang bansa, kaya naman itong ihatid ng mga Pinoy sa murang halaga. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, One North Central Luzon. Mga kapuso, 10 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Tayo pa.